everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel. Hindi na ako sanay, my gas. So welcome back to my channel at sa mga bago sa my channel ko, welcome, welcome. Sana hindi kayo magsisi. So ayan, ano ba yung gagawin ko ngayon? So sa nakikita nyo naman sa title, I will going to make my skincare routine. I-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagpapahid ko sa mukha ko. Kasi a lot of you guys are asking, lalo na yung mga friends ko sa my personal, ano daw ba yung ginagamit ko? Sinatanong nila, ano bang sekreto mo? Bakit ang kinis ng mukha mo? Guys, sinasabi ko na po, hindi po makinis yung mukha ko sa personal at hindi po ganun kaganda yung skin ko. Teka, lalapit ako. Ayan, para makita nyo up close. O, diba? Hindi naman ganun kakinis yung mukha ko. Meron akong mga pimple marks, meron akong mga veins, and meron ako dito yung mga, ano, yung mga pimple marks ko dyan. Marami yan dati talagang medyo na, ano lang siya, medyo bumaba lang yung, ano niya. Yon. So, ayan. So, meron din ako mga, ano, freckles. Alam nyo ba, before, gustong-gusto kong nagme-makeup tapos naglalagay ako ng fake freckles kasi parang sabi ko, ang lakas makaganda. Pero alam nyo ba, nung umuwi ako sa May Karanglan, kung napanood nyo yung previous videos ko, na doon ako nagstay for 2 months, ang nangyari, nagkaroon ako ng mga freckles, best! Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ngayon ko lang nakikita. Hewan ko, hindi ko siya na-appreciate, pero yung iba maganda sa kanila yung kanilang freckles, pero sa akin, hindi ko siya nagugustuhan. So ayan, nakikita nyo naman, hindi po maganda yung face ko up close. At ayan, wala akong nilagay na kahit ano sa mukha ko, except dito sa may cheek tint na to, tsaka dito sa may lip ko. So, naghilamos lang ako kanina. Para ka ako partida, para makita nyo yung sinasabi nyo, ano bang nilalagay ko sa mukha ko. Hindi po talaga ako makinis sa personal. Ayan lang. Kita nyo, ang pangit pa nga ng dark under eyes ko. So, siguro kaya lang siya nagiging mukhang flawless dahil sa foundation na nilalagay ko. So, ayan, ang dami ko na namang sinasabi. Simulan na natin. So, let's proceed to the video. So, bago ang lahat, disclaimer, oily to a little bit dry. Kasi dito po sa aking T-zone, ayan, lalo na dito sa my cheek is, sobrang oily niyan. Madali siyang mag-oil up. And dito sa may bandang cheek, dito sa may bandang jaw, dito, ayan, nagda-dry siya minsan, ang pangit. So, ayun. So, yung mga products na i-mention ko is nag-work sa akin and it might na mag-work din sa inyo or hindi. So, kapag sa skincare talaga, kailangan mong tumaya kasi it is a trial and error para makita mo kung saan ka hiyang at kung anong product yung mag-work sa skin type mo. So, ayun, sinasabi ko lang na hindi lahat na itong ginagamit ko na to ay mag-work sa inyo. So, try at your own risk, okay? So, ayan, nakakulot ang ate girl nyo ngayon kasi nagpa-breed ako kahapon and talagang pinanindigan ko. Kahit natulog ako, hindi ako nagtanggal ng braid. Kaninang umaga lang nung naghilamos. So, ayan. Hindi ko alam kung bagay ba sa akin yung kulot o hindi. Pero sa personal, mukha naman siyang maganda. Ewan ko ba. Pero diba sa mga previous video ko, talagang, ano yung hagod na hagod yung buhok ko na ganun. Kasi pinaplancha ko pa yun eh. So, ayan, para for a change. Ayan. Ang dami ko na namang sinasabi. Sabi ko, mag-start na ako. So, simulan natin sa may makeup remover. Ano ba yung ginagamit kong makeup remover? So, ito yung ginagamit kong makeup remover. Ayan, ito siya. Nakikita nyo ba? Itong Garnier na Micellar Cleansing Water. Ayan. Dalawa yung variant nito. Ito yung pink at saka yung itong blue. So, itong blue is for oily skin and acne-prone skin kasi sobrang oily ng mukha ko. Alam nyo ba kanina, bago ako nag-film, naglagay na ako ng polvo tsaka ng lip tint. So, ang nangyari, gumaya kasi yung pinsan ko dito sa may kwarto. So, nahihiya akong mag-film nang nandito siya. So, nintay ko siyang umalis. Mabilis lang siyang gumaya. And then, pagtapos nun, nagrabe. Pwede lang pagprituhan ng itlog yung mukha ko. So, nag-polvo ulit ako. So, ayan. Ito maganda to kasi parang
sang swipe mo lang na ganun, talagang matatanggal na niya yung makeup. So, lalo na pag waterproof, nakakatanggal din siya pag waterproof. So, ang ginagamit ko kasi mascara is ano, waterproof. So, kaya lang, alam niyo ba, merong times na lately nagiging tamad na ako mag-shower sa gabi. So, parang dalawang gabi na akong natulog ng may makeup. So, ang nangyari sa mata ko, tignan niyo. Ayun, nakikita niyo ba? Ayan o, para siyang namaga. Hindi ko alam kung anong nangyari. Or, dun sa may curler. Or, naiipit lang siya dun sa may curler. Pero, ewan ko. So, natakot na ako. So, sisipagan ko ng maligo ulit sa gabi. Pinagamit kong sabon. Ever since. Siguro, simula nung natuto akong humiwalay ng sabon. Kasi, dati talaga. Alam niyo, may ginagamit kong sabon ko sa mula mukha hanggang paa. Safeguard lang talaga yung ginagamit ko. Tapos nakita ko na sobrang drying na nung mukha ko sa ginagamit ko. So, parang hindi nakakotama to. So, ayan. So, ang ginagamit ko ay itong Kojic na, itong Kojisan na ano, skin lightening soap. So, matagal ko na rin itong ginagamit. Parang second year high school pa lang ako ginagamit ko na to. Ayan. So, kaya lang ubos na siya. Wala itong laman eh. Magpapalit na ako ng sabon kasi parang soap, hindi parang, kasi drying siya sa akin. Kahit na mag-lotion ako, parang maya-maya lang, dry na ulit yung skin ko, ganun. So, alam niyo ba before, hindi talaga ako nag-i-skincare. So, ang ginagamit ko lang ito, tapos nag-shower lang ako. Pero, twice a day akong naliligo. So, parang, yung twice a day na yon parang, dalawang beses ko din hinuhugasan yung mukha ko. So, yung talagang ligo, tapos yung shower sa may gabi. So, alam niyo ba yung feeling ko before is yung, ano pa, yung pagkatapos kong maligo, yung mafe-feel mo na batak yung mukha mo, ganun. Yung, tapos akala ko, parang ganun yung feeling na gusto ko kasi parang feeling ko nalinisan mabuti yung mukha ko, pero hindi pala. Kapag ganun yung feeling nyo sa may sabon or sa may facial wash nyo, yung feeling na sobrang tight pagtapos nyo maghilamos, that's when you know na nakaka-dry yung facial wash or yung sabon na ginagamit nyo. So, dito, ganun yung feeling ko. So, parang siguro magpapalit ako dun sa may moisturizing soap. Next naman ay ang aking facial wash. So, dalawang facial wash yung ginagamit ko. It's alternate sa gabi or sa umaga, ganun. Pero, mostly sa umaga ko ginagamit yung isa sa may gabi. So, eto sila. Ayan. Kung nakikita nyo, so, sobrang liwanag. Ayan. Ayan! So, eto. Eto yung ginagamit ko sa may umaga. Eto yung Good Morning Gel Cleanser ng COSRX Low pH. So, eto. Nabili ko to sa may online. Wala kasing nagtitinda dito ng mga Korean skincare sa amin. So, parang online lang siya. Pero around dito lang sa may Kabanatuan. So, nabili ko to sa K-Pop Beauty PH. So, ilalagay ko yung link nila sa my description box or dito sa my screen. Meron silang Shopee, meron silang Facebook account. Very accommodating nila. Kahit magtatanong ka lang, sasagutin nila yung tanong mo. So, ayan, it's 320 yata to. So, ito, malaki na to. Matagal ko na tong ginagamit. Siguro it's been 2 months ko na siyang ginagamit. So, medyo madami pa din siya. Kasi tinitipid ko talaga siya pag naglalagay ako, dot-dot lang na ganun. Kasi mabula naman siya. And Pinoy yung ano niya. Pinoy yung bula niya. Kasi sabi nilang ganun, pag daw mas Pinoy yung bula ng facial wash mo, mas pumapasok daw siya dun sa may pores at naki-cleanse yung dirt sa may loob. Ang ginagamit ko naman sa gabi na facial wash ay itong Celetech Hydration Facial Wash. Ito, meron pa nitong isa, yung may beads, yung pwede mo siyang ipang-exfoliate. So, ito, yung feeling din nito, ang saban law yung mukha mo, yung ganon, yung parang madulas pa din siya. Ganon dapat yung feeling ng face nyo after nyo mag-facial wash. Kasi, that's when you know na nakaka-moisturize yung facial wash nyo. So, ayan, kaya nakakatatlong bottle na ako nito. And then, next is toner. So, with the same brand, ito din, Celetech na Hydration. Ito siya. Nakakadalawang bottle na ako nito kasi ang ginagamit ko dati is yung kanilang acne. Kasi talagang prone ako sa acne eh, kasi sobrang oily ng mukha ko. So, tapos ang ginagamit ko dati yung Kojisan. Kaya lang, meron silang alcohol. So, parang meron silang tingling feeling sa may mukha ko. Tama ba tingling feeling? Basta yung parang mahapde, ganun. Baka kasi lumipis yung ano, yung
balat ko sa mukha, so hindi, kaya nagpalit ako. So ito kasi is alcohol free. Pinapahid mo siya sa may under eyes mo, ganun. Hindi siya ganun kasakit. I mean, hindi siya ganun ka-irritating kasi alcohol free. Ay! Ano, kasi alcohol free nga siya. So ayun, kasi po, diba, pag nag-exfoliate and nagto-toner or yung mga products na ginagamit natin, palaging may reminder dun sa may direction na avoid eye area. So dito po, mula po dito sa may cheekbone. Ayan, dito sa may cheekbone hanggang dito sa may eye socket. Bawal nyo pong lagyan yan ng alcohol content na mga products at yung mga pang-exfoliate nyo. Kasi dito sa may part na to is manipis lang po yung balat. Mentec nose. Joke. This is moisturizer. Dalawa din yung ginagamit kong moisturizer. Day and night. Ganon. So kapag lalabas ako or kapag hindi naman. So ito sila. Ayan. Itong Myra and Eye White na moisturizer. So, unahin na natin itong Myra. Bakit Myra yung binili ko? Ayan. Ito siya. Ito yung tsura ng bottle niya. Ayan. So, bakit ito? So, meron kasing pink nito, di ba? Yung talagang moisturizer lang niya. Ang claims niya kasi dito is Daily Sun Protect Hydrating Facial Moisturizer. Double Sunscreen SPF 15. Sabi ko, para hindi na ako masyadong maraming nilalagay sa mukha, unlike moisturizer, sunblock, and then spray ulit, tapos foundation. Parang ang dami na niyang nalalagay. So, kaya ito na kaagad yung binili ko. Kasi, meron naman SPF yung moisturizer mo. So, ayun, kaya ito yung binili ko. And then, I realized na, alam nyo ba, bumili kasi ako ng foundation na lighter dun sa may ginagamit ko. Yung Maybelline na Fit Me, yung talaga yung ginagamit kong foundation. And pag nakikita ko sa sarili ko, para siyang nag-oxidize for me kasi yun talaga yung shade ko. And I don't know, acidic ako kasi I am a coffee drinker. And then, parang nakikita ko na parang nag-oxidize siya sa my face ko. Pero sabi nila hindi naman daw. So kumuha ako ng shade lighter that. So 128 yung shade ko talaga. And then kumuha ako ng 125. And then, the same thing happened. Parang walang nangyari. Parang 1 to 8 lang din yung nilagay ko. Kasi, nag-oxidize talaga siya eh. Ganun pa rin yung color ng face ko kahit na shade lighter yung gamitin ko. And I'll tell you why. So, meron kasing mga foundation na talagang merong ingredients sila na prone sa oxidation. So, take note of this. This is the titanium dioxide, iron dioxide, and zinc oxide. So, yung tatlo na yon is prone sa may oxidation. Kaya naman, kapag bibili kayo ng foundation, tingnan nyo muna yung ingredients. Kapag may ganon, and alam nyo yung acidic kayo, get a shade lighter para hindi mag-oxidize sa inyo yung foundation. So, ayun nga, dahil kumuha ko ng shade lighter, I was expecting na okay na yung color ng foundation sa may mukha ko. Pero hindi, kasi nakita ko dito sa mga ingredients niya na meron siyang titanium dioxide. Which is yung pinaka-common na ingredients ng foundation na pinaka-prone sa oxidation. Ginagamit kong moisturizer and gumagamit pa ako nitong sunblock na to. Kung naalala nyo, ito yung nandun din sa may Watson's haul ko. Ayan, ito siya. And after reviewing it, nakita ko na meron din siyang titanium dioxide. Kasi tinted siya eh. Ito yung color niya. Wait, mapakita ko sa inyo. Ay, ano ba yan? Ano niya mag-dispense? Ayan, ganito yung itsura niya. Kung nakikita niya, teka, babaan natin yung brightness para makita niyo yung kulay. Ayan. Tinted siya, hindi siya color white lang. Para siyang yellowish. Para siyang yellowish na ganun. Ayan, para siyang yellowish. So, ayun, ganun ang nangyari. Kaya, so, tinigil ko na yung paggamit ng sunblock na to. And itong Myra na to, hindi ko na siya ginagamit. Kapag pumapasok ako ng school, kasi alam ko na mag-oxidize yung foundation. Parang, kapag nandito ako sa may bahay, or kapag gabi, ito yung ginagamit ko. Or kapag hindi naman ako lalabas ng bahay, pero kailangan ko pa rin mag-moisturizer, ito na lang yung ginagamit ko. Kasi sayang eh. Maganda naman siya. Parang madali lang din siyang i-absorb ng skin. And ito, cult favorite. Ayan. Eye white na aqua moisturizer. Ito siya.
Super favorite ko to. Dati yung malakas sa Shea lang yung binibili ko. So ngayon bumili na ako ng full size. Tapos nilalagay ko siya sa my ref para malamig kapag ipapahid ko siya sa my face. And ano kasi siya, it's water-based. So madali din siyang na-absorb ng skin. Basta marami na ako narinig na review sa may product na to. Kasi and all I can say is maganda, maganda, maganda. So yon. Pagpipili kayo ng moisturizer kung ayaw nyo nung sticky. So, dito kayo sa may Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Eye White. It's 175 pesos. Yata yung ganito. Ay, matagal ko na rin itong ginagamit. So, ayan. Teka po. Alisin mo nga muna to. Next naman is yung aking para dun sa mga pimples. Arte yung mukha ko sa mga skincare na ganyan. Parang karamihan nag-work sa akin. So, kaya lang, kapag natulog ako ng naka-makeup, the next morning, makikita ko may breakout na ako. So, to prevent that, at para matuyo ka agad yung pimples, para hindi na siya lumaki or hindi na siya magtuloy, ito yung ginagamit ko. Makikita niyo ba? Wait. Itong Pond's na Acne Clear Gel. Matagal ko na rin itong ginagamit and ubos na siya. Tinataktak ko na lang na ganon. So, ayan. Maganda to kasi sobrang tapang niya. Natutuyo yung pimples kaagad. Parang 1 to 2 days. Parang makikita mo na tuyo na yung pimples mo. Ganon. So, dito ako madalas nagkaka-pimples dyan. And dito sa my cheeks. Ayan. Natutuyo kaagad siya dito kasi sobrang tapang ng pants talaga. So, and then next, dahil natuyo na yung pimples, diba? So, meron siyang mga pimple marks. So, ang ginagamit ko para mag-fade yung mga pimple marks na yon is gumagamit ako ng serum. Ang ginagamit kong serum ay itong Lily's Touch na Snail Serum. Ito siya. Ng Lily's Touch. So, matagal na sa akin to. Before, hindi ko to ginagamit kasi sabi ko siya ginagamit. So, parang pag natutulog ako, parang yung sticky na feeling and yung sobrang oil ng mukha mo. Parang hindi ko gusto yun before. So, kaya lang. So, kailangan kong mag-isganda para wala yung mga pimple marks na yan. So, naglalagay ako ng ganito. So, parang March ko pa ito nabili. Parang lately ko lang siya nagamit. Basahin natin yung claims niya, ha? It says 5 benefits. Sorry, barano kasi yung ilong ko, nahihirapan ako magsalita. Wait lang. 5 benefits of snail serum. It says moisturize and soften skins. Moisturize, yes. Repairs damaged skin. Repairs, 1 to 5, I think, 2. Keeps skin supple and elastic. I'm not sure about that. And reduce fine lines and wrinkles. So, siguro nga, kasi sinasama ko yung under eyes ko kapag naglalagay ako ng serum. Pero kapag nagmamask ako, ito lang yung inaano ko, yung nilalagyan ko. Hindi ko sinasama yung mata. And pinaka last is brightening effect in just 1 week. And hands down to that white flag para dyan kasi talaga namang in just 1 week, makikita mo talaga. So, dito, alam niyo ba, hopeless na ako sa mga pimple marks ko dyan before kasi sobrang lalaki and sobrang dark talaga. Pag naka-pony ako and kapag kita yung ano ko na ganyan, kapag kita yung noo ko na ganyan, makikita mo talaga na kahit na malayo na ganyan, makikita mo talaga yung mga pimple marks ko sa may noo kasi doon ako madalas tinitigyawan. So, nung ginamit ko yon, talagang in just 1 week, makikita mo na nag-fade yung mga pimple marks mo. So, hands down, good job, Lily's Touch, for that. Mapapasecond bottle ako nito. And then, next is yung aking pang-exfoliate. Ang ginagamit kong pang-exfoliate is itong St. Ives na Blemish Control. Ayan. Yung malaki na yung binili ko kasi na-try ko na yung maliit. Parang yung sampler size na yon. So, and napag-alaman ko na dalawa pala yung variant ng apricot scrub. Kasi meron, di ba, yung oatmeal. Basta, marami pa siyang variant. Tapos ito, dalawa pala yung, ay, oh my god. Dalawa pala yung, ano niya, yung parang variant. So, wait, nag-ano yung, hindi nagpo-focus yung light. Ayan, ayan. Ito, yung isa is blemish control and yung isa is for fresh skin. Yun naman yung green. So, ang nakalagay doon is deeply cleanse, Kemerut Ganorn.
Tapos yung isa, and ito yung kinuha ko, is yung prevents blemishes and minimizes pores. So, nun pa lang nalaman na dalawa pala siya. Akala ko isa lang yung apricot scrub. So, dalawa pala siya. So, ito yung kinuha ko. And before, ang ginagamit ko kasi is yung Lily's Touch din na diamond polish. Talagang maganda naman siya. Alam niyo yun na kahit yung mga blackheads ko dito ay yun dito sa may gilid ng nose, naaalis niya talaga. So, kapag yun yung ginagamit ko, hindi na ako nag-nose pack or nag-nose trip kasi naaalis niya talaga doon. Na kaya lang, ang nakikita ko doon sa may product na yon is parang, so, nagiging dry yung mukha ko doon. So, oo, pag nag-exfoliate ka, maganda yung application ng foundation mo, pero the other day, dry na ulit yung mukha ko. Parang, ewan ko kung nasasobrahan ako sa pag-exfoliate or hindi. Pero, nung ginamit ko na to is, yung parang na-maintain niya yung moisture kahit the following day. So, maganda to. And talagang, talaga sinisipagan ko na mag-exfoliate kasi kapag tumatagal at dumadami yung nagiging dry skin ko sa mukha, so parang ang pangit ng application ng foundation sa may mukha ko. So talaga sinisipagan ko na mag-exfoliate. So maybe, so sabi kasi nila pag daw oily skin, it must be 2 to 3 times a week. So kapag dry skin ka naman, 1 to twice a week ka lang mag-exfoliate. So, correct me if I'm wrong kung ganun nga. And then, next is mask. Sobrang hilig ko talaga sa mga mask. Even if it's a wash-off mask or a sheet mask. So, ang ginagamit ko is dalawa. Feeling ko iba na yung boses ko kasi talagang nahihirapan ako magsalita dahil sa baradong ilong ko. So, unahin na natin tong mga sheet mask. Ito sila. Ayan, ito sila. So, ano to, nabili ko siya for package, tama ba? Basta ganun, 10 pieces for 160 pesos, dun din sa pinagbilan ko nitong aking Good Morning Gel Cleanser, dun din sa my K-pop Beauty PH. So, ayan, maganda to, kasi, alam nyo ba, pag nagmamask ako, ayaw ko na siyang tanggalin. Alam nyo, before ang ginagawa ko, parang meron kasi siyang instruction dito kung gano'n mo lang siya katagal ibababad. Ito kasi, 30 minutes. 30 minutes, kailangan mo na siyang ialis sa may face mo. Tapos, ang ginagawa ko dati, tuyo, dun ko lang siya aalisin. So, hindi pala dapat gano'n kasi parang na, parang hindi niya nabibigay yung talagang moisture niya sa may face mo kapag pinatagal mo. Parang, kaya nga may time, diba? Para hanggang doon lang. So, ayan. Ito, mga sheet mask, sobrang favorite ko yan lately. So, parang naging favorite ko na yan kapag nag-edit ako, kapag nagbabasa ako ng libro, and nagmamask ako. And then, next, eye wash off mask. Itong moisture mask ng Pure Derm. Ito. Sobrang ganda nito kasi talagang mafe-feel mo yung moisture pagkapos mong maghilamos. And talagang, makikita mo kung gano'ng ka-soft yung skin mo kapag nagganito ka. Talagang, so, wala na akong masabi sa may product na to, basta I like it so much, gano'n. Pare sila ng sheet mask, gano'n. And ito, mas mabilis mo siyang mas mabilis mo siyang mapapanlawan kasi 20 minutes lang to, so iwawash mo na siya na gano'n. So, maganda talaga siya. So, doon. And then next is, ito, lastly, kapag nandito lang ako sa may bahay at kapag nakikita kong sobrang oily na ng mukha ko, nagwa-wipes ako. Parang hindi ko hinihilamusan. Nagwa-wipes lang ako. Ayan, ito. Hindi pala to lastly. Meron pa pala. Teka lang. Ayan, ito, wipes. Ito lang kasi yung wipes na malapit sa akin. Kaya ito na lang yung pinakita ko. So, ayan. Kasi hindi ko alam pag nasa labas ako, oo, irritated yung skin ko, pero mabubura yung foundation ko. Alam ka, magre-reapply ulit ako. So, nagtsatsaga na lang ako sa, ano, sa oil control sheet. So, ayan. So, kapag nandito ako sa may bahay, hindi ako hilamos ng hilamos. Kasi parang, madadry yung mukha ko kakahilamos. So, nag-wipes na lang ako. And gusto kong ginagamit ng mga wipes is yung may aloe vera for the moisture. Kasi sobrang addict ko talaga sa mayroong mga aloe vera na products. And then, after ko mag-wipes, ay, ang ginagamit ko itong aloe vera mist ng Bench. Maganda to basta kahit nag-moisturizer net, kahit sa umaga, kahit aalis, kahit
nandito sa may bahay, pag bago ako mag-apply ng primer, naglalagay muna ako nitong mist, or pwede mo rin siyang gawing setting spray kapag gusto mo maging dewy yung finish ng makeup mo. Pag masyadong flat, so pwede kang mag, ano, pwede mo itong gamitin. So, ayun. And then lastly, ito na talaga, lip scrub. Ginagamit kong lip scrub ay yung detail na lip scrub. Flavor niya is coconut. Ito siya. Tamad din ako mag-lip scrub talaga kasi wala namang nangyayari. Pa din yung lips ko. Pag nagtutut-brush ako, sinasama ko na din siyang sinasama ko na siya pag nagbabrush ako ng ngipin. So wala, ganun pa din. Dry pa din talaga siya. So tapos, kapag minsan pag natutulog ako, nilalagyan ko siya ng petroleum jelly para ma-moisturize na ganun. So kaya lang gusto kong bumili na lang yung tinted na lip balm para hindi na ako nahihirapan. So wala lang. Sabi ko, gagastos na naman ako. Oh my God. So ayun, yun na po. Alagay ko lahat sa may mukha ko. So sa lahat na mga nagtatanong, sana po nasagot. Sana nasagot ko yung mga tanong niyo sa akin. And kung meron pa kayong gustong itanong, just PM me on my social media platforms and dito sa may comment section down below. So, sabihin nyo nga sa akin kung maganda ba yung kulot ko o hindi. And then, so ayun lang. So, thank you guys for watching my today's video and sana meron kayong natutunan ngayon or something na meron kayong nagather na information. So,